Hi! For those people who are traveling in Batangas, San Pascual is a great place to visit. Many historical events, generous people, and many more. So come here with us and let's tackle what's inside this place. So yun nga, sa mga oras na ito, nahanap namin ang isa sa mga official dito sa simbahan. Nahanap namin si nanay, ngunit tumanggi siya magpa-interview. Buti na lang, nahanap namin si Father Paul Mendoza. Si Brother Paul Mendoza nga pala, o mas kilala bilang Brother Paul sa bayan ng San Pascual, ay galing sa isang military service noong siya'y kabataan pa. At sa mga oras na ito, ay nahiya pa kaming lapitan siya dahil kagagaling lamang niya sa misa ng patay. Pero pumayag pa rin siya magpa-interview sa amin. At ito ang kanyang mga naging tugon. Bali, tatanungin lang po namin kayo po sa history ng simbahan po at nakapot sa pagkakit na kakanasan niyo po bilang isang magiging tabi sa simbahan. Po yung sa history din po na simbahan. Sa history po na simbahan. Okay. Sa tayo sa simbahan. Okay. Ito ay simula sa Tuklong. Muna, Tuklong. Doon sa may parte niya. Banda-bandarian lang. Tapos, mga ilang siglo, nagtayo ng kapilya dito. Ah, Tuklong pa rin. Pare Tuklong, kapilya. Park Chapel. Tapos, yung mga buwan, that was nine. Nandiyan yung story, di ba tanda ng fetch out. Pagkatapos mag-isoon, napili ito lupang ito, simbahan, at nagpatayo ng mas malakalaking buwan. Pero para kaya, para tama. Nung may tayo, ito ako nang naging atoy bago na tayo ay ang lupang ito. Tapos, ma-establish ito, pinalakay ang simbahan, pumagitan naman ng pagtutulungan ng bataw dito at ito ay lagi sa simbahan ng 1988 at binubinas pa siya na at ibang magalagalang pardon lang italiya tayo kaya ito nakita nyo pinalaki at pinaganda tinanong ang case dahil mababa ang case na may taan tapos nung mga after 10 years, kapalit ng mga pare, ito padre yung una. Siya nagpumalik ako. Siya nagawa naman ng nagtatag ng yung tawag dito yung na sampaswan yung pero pinatawag yung ano na yung one? Lakas na yung festival yung ano tayo dito. Pastolan festival yung pastol. Dahil si Pastol ba yung isang pastol. Kaya Pastolan festival. Sa ngayon ka nang nasama, ako'y dating military. Ayun ako mag-lay minister 1994 yun. Ako'y siyempre, ako'y dito sabi nga ng mga patanggay barak. Pero ako'y mag-lay minister, ako'y bumait. Ako yung nagpakababa, kahit ako yung shoot ko, hindi ako nagdating. Eh nung una, pala ko yung pintida, sinusumbi ko natin. Oh. Yung mga sandalo ko, pagkalulukulo ko, pinaampas ko ng panel. Eh. Ganun ako, hindi ako na. Pero, nung ako mag-limit, mag-limit yung simbahan, talagang ako yung nagpakababa, tinanggap ko na ang Panginoon. At higit sa lahat, hindi na ako napunta sa patay sindi. Ha? Kasi nung una, pag ako yung pinalbit ko, kaya tayo na. Mabilis akong iyak again, basta gayon. Pero nung wala, ako'y takot na takot pumunta na. Hanggang sa ngayon, lumalim yung akin pagka-dibig sa pag natutuwa pa doon sa kwan, sa mga Borrogan. Bahay-bahay talaga sila. Kahit yung mga Katolik mahihayin. Sabi, mahihayin tayo ikaw mo. Hindi tayo Katolik po talaga, nakasap pa sa jeep. Dahil kita tayo pa lang. Ngayon na nagpipagpunta na si Bayo, hindi na alamahan. Kaya sabi ko, lumabas tayo.
para may purpagid natin yung kasaysayan at pagmamalapit sa Panginoon at matutong magmadala kung mawag sa kanya. Wala mo pa ano po mga tanong. Okay. Meron pa. At dito na nga nagtatapos ang aming interview kay Brother Paul Mendoza. At syempre, bago kami umalis, ay nakipag-picture taking muna kami sa kanya bilang remembrance. At syempre, dito na rin nagtatapos ang aming documentary. Yun lang at maraming salamat.